Magandang umaga po sa lahat. Isang pribilehiyo po na may bahagi ko po ang salita ng ating Panginoong Jesus sa umagang ito. Ang title po ng ating devotion po, ipagtanggol natin ang ating pananampalataya. Makikita po natin sa 1 Peter chapter 3 verse 15. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ang pangunahing layunin ng sulat na ito ay palakasin ang loob ng mga sinulatan ni Pedro sapagkat dumanas ang mga ito ng matinding pag-uusig, pagtitiis dahil sa kanilang pananampalataya. Ipinagugunita sa kanila ng sumulat ang magandang balita ni Jesucristo. Sinabi niya ang kamatayan ang muling pagkabuhay, pagbabalik ng Panginoong Hesus ang magdudulot sa kanila ng pag-asa. Dahil dito dapat nating tanggapin at tiisin ang kahirapan sapagkat natitiyak nilang ito'y isang pagsubok sa katapatan ng kanilang pananampalataya. O dito sila'y gagantimpalaan sa araw na mahayag si Kristo. Noong nakilala ko po ang Panginoong Hesus, ako din po nakaranas ng pag-uusig mula sa aking magulang. Tanong po sa akin, bakit ka nagpalit ng religion? Ang sagot ko po sa kanila, nalalaman ko na ang katotohanan dahil may nagkwento sa akin na isang 8 taon na bata. Isa po siyang Christian, ang grandpa niya po ay isang pastor. Tinanggap ko po si Jesus sa aking buhay. Siya ang paraan para ako ay maligtas. Sa side ng parents ko po, sila ay dating kinagisna nating reliyon. Matagal ko po pinag-pray ang aking parents, mga kapatid, pamangkin. Sa biyaya ng Panginoong Jesus ay tumanggap sa ating Panginoong Jesus at naglilingkod. Mahalaga po na tayo nag-aaral ng salita ng Diyos upang pag may nagtanong, kaya natin ikwento ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. At huwag nating ikahiya ang pag-share ng kaligtasan. Papayag ba kayo na ang mga mahal nyo sa buhay hindi nyo makasama sa langit? Siyempre hindi. Nais na natin na sila ay makasama natin sa langit. Ano po ang aral na matutunan po natin? Mga kapatid, hindi tayo karapat-dapat sa pagtanggap ng kaligtasan dahil tayo ay makasalanan. Subalit dahil sa pag-ibig niya, mayroon tayong pag-asa sa buhay. Makapiling natin si Jesus sa buhay na walang hanggan doon sa langit. Pangalawa po, pakamamahalin natin ang Panginoong Jesus, maglingkod tayo ng buong puso. Ano man ang naranasan natin na problema, tayo ay magpatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Pangatlo po, lagi tayong magbasa ng Biblia. At yung matutunan po natin ating ipamuhay na makita sa atin ang pagbabago ng ating pag-uugali. Maraming salamat po. Bye!